Pwede mo ipangako pero pwedeng pumulya ka na ikaw ay tunay kong kaibigan habang buhay. Pero si Jesus ay nangako at hindi papalya. Siya ang ating tunay na kaibigan habang buhay. Amen. Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never I will leave you, never will I forsake you. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man, sabi ni Jesus. Ang ibig sabihin, ang tunay na kaibigan, hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Amen? Lalong-lalo na sa gitna ng iyong pangangailangan. At gusto kong sabihin sa inyo na merong gumagawa niyan at patuloy na merong gagawa niyan habang tayo ay nabubuhay, at ang pangalan po niya ay si Jesus. Anong pangalan ng ating tunay na kaibigan? Jesus. Si Jesus. Ang tunay na kaibigan, nakakausap. Pag merong kang mga kasalanan, ipagtapat mo sa Kanya, Lord, nakabuntis po ako. Lord, nabuntis po ako. Hindi mo ipagtapat sa Kanya, Lord, nabuntis po ako, hindi ko po sinasadya. Pagtapat mo sa Kanya. Lahat ng mga kasalanan mong nagawa, ipagtapat mo sa Kanya. At naiintindihan ka ng Diyos dahil sa tunay na kaibigan mo, tiyak sigurado, patatawarin Kanya. Amen! Amen. Ang ina ng amen ninyo! Amen! Palakpakan natin si Lord. Pag gusto mo nang kausap, gusto mo ng payo, may problema ka, kausapin mo siya. Ipagtapat mo sa Kanya ang problema mo. Lord, nag-break up na po kami ng jowa ko. May iba na siya. Pagtapat mo. Lord, yung friend ko, in-unfriend na ako, Lord. Pagtapat mo. Ano namang problema mo? Sabihin mo sa Kanya, ang status mo, Lord, it's complicated now. Sabihin mo sa Kanya, maiintindihan Kanya. Yes. Ano namang problema mo? Anumang pagsubok mo, anumang laban ng buhay mo, anumang pag-iyak mo, tanan, gabos, lahat, sabihin mo sa Kanya. Ipagtapat mo sa Kanya. Pinapaalam sa atin ng Diyos na si Jesus ang ating tunay na kaibigan. Ipagtapat mo sa Kanya. Sabihin mo lahat sa Kanya, Lord, natatakot ako, kinakabahan ako, Lord. Lord, 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 takot, malapit na ako mamatay, may taning na ako, may sakit ako, Lord. Akala, Lord, ng mga magulang ko, nag-aaral ako, hindi pala, Lord, nagbubulak ko lang pala ako. Akala nila nag-graduate na ako, hindi pala. Ang akala nila ang kurso ko, home economics, hindi pala, home economics pala. Ang akala nila Lord, ang kurso ko ay engineering, hindi pala, engineering pala. Pagtapat mo sa Diyos. Lahat ng problema mo, pagsubok mo, laban ng buhay mo, lahat ng takot mo, lahat ng pag-alala mo, kausapin mo talaga ang Diyos. Kaibigan mo siya, amen? Naunawaan ninyo ako? Isa lang ang gusto ko idein sa oras na ito. Meron kang kaibigan, at ang kaibigan mo ito, maaasahan mo sa lahat ng panahon habang nabubuhay ka. Siya isang matalik na kaibigan, at ang pangalan niya ay si Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya lahat ng mga pangarap mo, lahat ng mga pangarap mo, sabihin mo sa Kanya. Lord, gusto ko magkaroon ng ganito, gusto ko magkaroon ng ganyan. Sabihin mo sa Kanya. Maintindihan niya at maunawaan niya yan. At sasabihin niya sa'yo, pagkalooban mo. At pagkalooban niya, sasabihin niya, okay, bibigay ko yan kasi kalooban ko yan. Makabubuti para sa'yo yan. Pero pag makakasama sa'yo, sasabihin ni Lord, hindi ko ibibigay yan kasi makakasama sa'yo yan. Sabihin mo sa Kanya, kung may sakit ka, pagagalingin ka ng Panginoon. Amen po ba? Ano po ang gusto kong i-establish sa oras na ito? Meron tayong kaibigan. At ang kaibigan natin ito ay handang tumulong, handang dumamay sa atin sa habang buhay natin. Amen? Kaya bago tayong magwakas,
Nawa ito'y ipasok ninyo ng malalim sa puso ninyo. Sa oras na ikaw ay nagkasala, humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka niya. Ano ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 9? Tingnan nga natin before we close. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Nagpapatawad ang Diyos. At hindi lang tayo papatawarin ng Diyos, babaguhin tayo ng Diyos. Kaya kung makikita mo ngayon si Brother Eric, nako, akala mo hindi makapasag pinggan ka pagkabait-bait. Yung pala, adik pala nung unang panahon niya. Papahero pala yan. Papayapayatot eh. Yung pala, buntisero pala yan. As in, buntisero ha. Tapos, pagkatapos mong buntis, layasero, lalayasan. Grabe. Pero ang Diyos po'y nagpapatawad at nagbabago ng buhay. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Pag may karamdaman ka, sabihin mo sa Kanya, Lord, may taning na po ang buhay ko. Lord, may cancer po ako. Again, Sir Only, may taning na ang buhay niya. So, pinagaling siya ng Diyos. Sabihin mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Lord, kailangan ko po ng ito, kailangan ko ng ganyan. Pausapin mo siya. Nakakaintindi, nakakaunawa ang Diyos. Isa lang ang gusto ko i-establish before we close. Huwag na huwag kang lalayo kay Jesus dahil siya ang tunay mong kaibigan na handang dumamay sa iyo. Eh paano kung lalayo ka kay Jesus? Hindi na kasalanan ni Jesus, ikaw ang lumalayo sa Kanya. At ang masaklap, sa patuloy mong paglayo kay Jesus, darating ang maraming sakit, ang maraming problema, ang maraming pagsubok, ang maraming laban ng buhay, ang maraming pasanin, ang maraming pag-iyak. At ang tanong mo, bakit nagkaganito na ang buhay ko? Nagkaloko-loko na ang buhay ko? Kasi nakipag-break ka na kay Jesus na tunay mong kaibigan. At pag nagpatuloy ka pa sa paglayo kay Jesus, pag bigla kang namatay, impyerno ang punta mo. At ang makakasama mo sa impyerno at magiging tunay mong kaibigan, magsasama kayo sa walang hanggan, sa apoy. Walang iba kung hindi si Satanas. Satan will become your best friend forever. Kaya kung ako ikaw, makipagkaibigan ka na kay Jesus, gawin mo siyang Lord God Savior ng buhay mo at pag ka nakaalis sa Kanya. At pagkaalis ka sa Kanya, katakot-takot lang na trahedya ang mararanasan sa buhay mo. Pero kung ikaw naman ay magpapatuloy pa ng paglayo kay Jesucristo, hindi lang trahedya, impyerno ang pupuntahan mo. Amen? Samantalang, kung mananatili ka kay Jesus, lahat ng problema, pagsubok, laban ng buhay, lahat ng sakit, karamdaman, lahat ng kasalanan, papatawarin niya, pagagalingin niya, at tutulungan tayo ng Panginoon. At pag tayo ay namatay, pasok tayo ng kalangitan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. At habang lahat tayo ay nakatayo, huwag mong kausapin likod kanan at harapan. Kaliwa, kanan, likod at harapan, huwag mong kausapin. Habang tayong lahat ay nakayaw at nakapikit, ang tanong ko ay ito, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Lord God Savior ng buhay mo? Kung hindi pa, tanggapin mo siya ngayon bilang Lord God Savior ng buhay mo, patatawarin niya ang iyong mga kasalanan. At kung may problema ka ngayon, kung may sakit ka ngayon, kausapin mo siya, tutulungan ka niya. At kapag ginawa mong tunay na kaibigan ngayon sa Jesus ng iyong buhay, sa oras ng iyong mga pangangailangan, tawagan, lapitan mo siya, hindi ka mabibigo. Ngunit kung hindi mo siya tatanggaping Lord God Savior ng buhay mo, trahedya, tragedy upon tragedy ang mararanasan mo sa buhay mo. And not only that, you will go to hell. Sa oras na ito, grupo-grupo kayong nagpunta rito o may kasama kang nagpunta rito, pero ngayon mananalangin tayo, isipin mong wala ka munang kasama. Wala ka munang kakausapin, wala ka munang kakalabitin. Yumuko ka at pumikit sa oras na ito. Hallelujah. Ang katuguhan.
Kristo lamang. Si Kristo lamang ang kailangan. Ang kailangan. Tagapagligtas at manggagamot. Lahat ng mga nakikinig at nanonood, maging lahat na nandito, gusto mo na bang ipagtapat kay Jesus ang mga bisyo mo at kasalanan? Gusto mo na bang ihingi ng tawad kay Jesus ang mga hindi tama na ginagawa mo sa iyong buhay? Gusto mo bang mapatawad at gusto mo bang mabago? Halika, iniimbitahan kita, gawin mo na ngayon sa oras na ito bago maging huli ang lahat sa buhay mo. Meron ka bang karamdaman? Meron ka bang problema, pagsubok, laban ng buhay na dinadaanan sa oras na ito? Halika, iniimbitahan kita, kausapin mo sa Jesus ang iyong tunay na kaibigan at handa kanyang tulungan. At hindi nais ng Diyos na muli kang magkasala, ngunit kung sa sandali na ikaw ay magkasala, humingi ka ng tawad kay Jesus at muli kanyang patatawarin. At kung sakasakaling muli kang magkasakit o magkaroon ka ng problema at pagsubok, laban ng buhay muli, bagamat hindi ito kalooban ng Panginoon, muli kang lumapit sa Kanya at handa Kanyang tulungan. At kung sa oras na ito, sinasabi mo ngayon, Jesus, gusto na kitang maging tunay kong kaibigan. Gusto na kitang maging Diyos Panginoon ng aking buhay. Pakitaas mo ang iyong kanang kamay patungo ng langit. At kung gusto mo, dalawa na kamot. Wala kang kakausapin, likod ka na natarapan. Wala kang kakalabitin, likod ka na natarapan. Kaliwa, wala. Come on. At napakaganda ng mensaheng ito. Dahil alam ng Diyos bilang tao ay hindi nawawala ng problema, pagsubok, laban ng buhay. Takot ka ba, pag-alala, pangamba, pag-iyak, at pagtangis at kalungkutan ang lahat ng tao. Pwedeng lapitan ng Panginoon at handa siyang tumulong. Kaya sa oras na ito, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, kung handa mo nang ibigay ng totohanan ang buhay mo kay Jesus bilang tunay mong Diyos Panginoon at tagapagligtas, at gagawin mo siyang tunay na kaibigan ng iyong buhay, gawin mo na ngayon at huwag kang aalis sa Kanya kahit kailan sa Kanyang piling, dahil ang Diyos ay hindi nangiiwan. At maging sa bawat isang narito, be a good friend, be a best friend to each one of us. Na sa sandaling kailangan nila tayo, nariyan tayo. At gusto kong sabihin sa inyo, ako ang tao na maraming lumilimot sa akin. Pero sa sandaling sila ay dagdag, naghihingalo, nasa sakit, nasa karamdaman, mamamatay na, may problema, may pagsubok, may laban ng buhay. Ipi-PM nila ako, ite-text nila ako, tatawagan nila ako. Nakaalala nila ako. Kung magka minsan bilang tao, gusto kong sumigaw ng unfair, pero hindi pala. It means they considered me as their best friend.
na sa gitna ng kanilang pangangailangan, pagsubok, laban ng buhay, sakit ng pakiramdaman o kamatayan o sa taning ng kanilang buhay. Alam nila na meron silang tunay na kaibigan, Ricardo Di Carillo, na pwede nilang malapitan. At kung bakit sila tumatakbo sa akin, nagte-text, nagpipinim, tumatawag sa akin, nagpo-call sa akin, sapagkat alam kasi nila, meron akong tunay na kaibigan na kapag inilapit ko sila sa aking tunay na kaibigan, hindi sila mabibigo at ang pangalan niya ay si Jesus. Hallelujah! Si Kristo lamang! Si Kristo lamang. Oh, habang tayo umawit, damang-dama ko, magpapatawad kayo ng Diyos. Damang-dama ko, magpapabago ngayon ng buhay ang Diyos. Damang-dama ko, mag-aalis kayo ng Diyos ng bisyo at kasalanan. Damang-dama ko, magpapagaling ngayon ng Diyos. Damang-dama ko, gagawa ngayon ng Diyos ng himala. Damang-dama ko, sasagot ang Diyos ngayon sa ating mga panalangin. Hallelujah! Hallelujah! Through internet!